Welcome to my channel. Ako po si Mean. Today po, gagawa po ako ng review dito po sa brushes po ni Miss Aunt Roots, which is the ultimate beginner brush set. Pag umorder po kayo, ang makukuha nyo po ay powder brush. Ito yung angled kabuki brush. Ito naman yung contour brush. At ito yung blush brush. Small angled brush. Fan brush. Small eyeshadow blender, big eyeshadow blender, tapos concealer brush, at eyeshadow shader brush. Kapag umorder kayo ng brush, may makukuha kayong libre na pouch. Ang nakalagay po ay blend now, aura later. Kulay black po siya. Hindi ko po ina-expect na malaki siya. Ang akala ko lang yung tipong sakto lang na yung 10 pirasong brush, hindi. Malaki po siya. Pwede pa po kayong maglagay ng iba pa pong extra brush. Ito po yung lagayan ko ng makeup. Sinlaki siya ng mukha ko. Pero ito po yung lagayan ng brush. Madali siyang madumihan, yes. Meron na po siyang mga alikabok at saka mga balihibo kasi may alaga kaming aso. Pero ang kagandahan po dito, madali ko lang din po siyang malalakhan. Ayan po. Ganito po siya. Ito po wood siya na kulay puti. Itong hawakan. Tapos itong ferril niya, mukha po siyang sturdy talaga. Matibay po yung pagkakakabit niya. Kulay rose gold po. Tapos itong brush niya, synthetic po ata to. Nalabhan ko na to guys ha. Hindi naman taga ako maselan sa brush. Ginagamit ko yun kahit bagong bili lang. Ginagamit ko yun sa mukha ko, okay lang naman sa akin. Actually, magandang klase ito guys. Halagang 500 pesos. Okay na okay siya. Nilabhan ko siya, wala pang shed. Alam mo, gusto ko ngang pintasan eh. Sabi ko, hinahanapan ko to ng pintas. Na baka may... Baka mukhang maganda lang pag nilaban mo. Alam mo yun, mabubuhaghag or... Magkakaroon ng madaming... Sorry. Magkakaroon ng madaming lagas. Pero hindi pa siya naglalagas. Actually, meron nga isang piraso dito, hinihila ko. Hindi ko talaga siya makuha. Anyway, let's move forward kasi baka malobat na tayo, no? Gusto ko nga pala mag-thank you sa pinsan ko na si Noel Laurente sa pagpapahiram sa akin ng phone na to. Pinahiram niya sa akin yung Canon EOS M50 na cam niya. Para lang ma-film ko to. Wala kasi akong pang-film. Nasira yung phone ko. Dati lang hiram lang ako sa kapatid ko pero syempre nahiya na ako. So ayun, syempre sa hirap ng buhay hindi ako nakakabili. So, dahil hindi ako nakakabili ng phone na pang-vlog, wala talaga akong maibigay sa inyong, talagang pinush ko lang talaga to. Kasi hindi talaga ako papayag na kahit late na ako mag-review, hindi ako papayag na hindi ko siya maiblog. Kasi, alam, sobrang tagal ko nang gustong makakuha ng brush na to. Kaya kahit isa lang yung ma-upload ko, okay lang basta ma-review ko siya. Okay lang kahit date, okay lang yun basta ma-review ko to. Hindi ako magaling mag-makeup guys. Chamba-chamba lang talaga to. Chamba-chamba lang. Itong kilay ko, unahin natin na yung sa kilay. Naglagay na ako ng kilay kasi hindi ako marunong gumamit ng brush. Alam mo, nanghihinayin ako dito kasi baka hindi ko siya ma-justify ng gusto. Hindi ko may deliver sa kanya yung performance niya. Pero hindi talaga ako marunong gumamit ng brush sa kilay, right guys? Wala akong pomade, wala akong liquid na sabon. Ito yung unang-unang brush na gagamitin natin guys ha. Mag-proceed na tayo kasi itong araw na pinagsasabi ko eh. Ang ginagamit ko dito sa ganitong small angled brush ay pang concealer. Dito sa ilalim ng kilay ko. Gagamitin ko siya guys according sa kung paano ko siya gamitin. Kung anong gusto kong gamit sa kanya. Hindi talaga yung total na gamit niya kasi alam niyo man, siguro may moment tayong gano'n, no? Masaway tayo gano'n. Hindi talaga tayo sumusunod sa rules and regulation. So yes. Gamitin natin 'to na pang dito sa baba, dito. Unahin ko yung kilay pala, explain ko lang. Inuuna ko yung kilay kasi yung kilay ko hindi yan pantay. Ang hirap pantayin yan. Kasi yung dito sa side na to, puknat yan eh. Parang hindi ko alam kung bakit kulang ang tubo niya. Pinagkaitan ako ng kilay tsaka pilik mata.
So, kung ang gagawin ko, pagka mali yung lagay, binubura ko siya. So, kung unahin ko yung foundation bago yung kilay, ang mangyayari, pati yung foundation na nakalagay, matatanggal. So, inuuna ko talaga yung kilay. Maulit-ulit na ako, no? So, let's proceed. Dito tayo sa side na to, ha? Di ba? Yes. Ano yung bakilay ko, guys? Wala. Ayaw mo na yun. Tanong pa ako eh, no? Alam ko namang hindi eh. Alam nyo, etong brush na to, may makapal yung dulo. Ito kasing ginagamit ko, madali lang siyang iswipe na ganun. Asa na yun? Ayun. Kasi, flat yung dulo niya. Yung as in talagang manipis. Ito kasi, pagka pinagdikit mo sila, nakikita nyo, medyo makapal siya. Tsaka, mataba. Ito kasi, madali siyang, ito, madali itong i-outline. Well, hindi naman tagayin yung purpose niya, di ba? Pasaway lang talaga ako eh. Guys, sorry kung may marinig kayo maingay, or may tugtog sa kapit sa labas, narinig dito sa cam. Sorry talaga guys, ha? Pagpasensyahan nyo na po, yaan na natin. Diba? Tapos, gamitin natin yung yan, concealer brush. So, i-blend po natin. Kasi dito tayo sa taas. In fairness naman sa kanya, mabilis naman niyang nabiblend out yung foundation. Okay na, hindi na natang hindi pantay. Pantay ba? Hindi na natang hindi pantay. I-brush natin siya guys. Wala itong spoolie eh. Kaya kukuha ko ng spoolie ko. Kilay pa lang, ang tagal na. Tapos, mag-move on tayo sa ating foundation. Sorry naman, hindi ko to napakita. Pag umorder ka rin pala ng brush, maliban dito sa bag, meron card ni Mama Ann. Wow! Pakita ka naman. Yan. Tapos, eto. Listahan ng mga pautang. Char lang. Listahan siya ng mga brushes. Zoom in natin kayo. I-zoom in natin kayo, guys. Kasi sa mukha na tayo, eh. Sa kabilang side, gagamitin ko yung brush. Ay, yung sponge. Itong sponge. Tapos sa kabilang side, gagamitin ko naman itong brush. Para maana natin. Tapos gamitin ko na rin itong mushroom. Itong mushroom. Gamitin na rin natin to. Para ma-explain talaga natin kung ano yung difference ng brush na to. Flat angled kabuki brush. Sa iba. Dito sa side na to yung brush. Wala naman ako sa sarili mag-review. Hindi ko na naman nasabi kung ano yung ginamit ko. Ang ginamit ko ay Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation in the shade Warm Nude. Ano ba? Lumabas ka naman. Yan. Wala naman ako sa sarili. Ganyan ako kahapon. Walang pinagbago. Nag-improve ako konti. Konti lang. Tanggapin natin ang katotohanan. Hindi talaga ako marunong sa ganito. Pero dahil gusto kong mag-vlog. Kayanin natin, guys. Kayanin natin to. So, ito po yung side na may foundation.
Kasi sa kabilang side, gamitan natin ng sponge. Dito sa brush, parang hindi ko siya na-blend out ng maayos. Parang nag-cake up naman siya sa mukha ko. Kasi dito sa part na to, nag-cake siya dito. Pag sa camera, parang okay lang naman tingnan. Pero dito sa salamin, nag-cake up siya. Pero hindi, ang kagandahan nito, pwede mo naman ata siya i-blend. Siguro talagang mukha ko naman, no? Kasi ganun din dito sa kabila. Ganun din pala dito sa kabila. Dito medyo makapal yung lagay ko. Dito naman sa sponge, parang sinipsip ng sponge yung foundation. Kaya ang pagkakalagay niya, parang manipis lang. Ganun. Dagdagan natin na. Tapos try natin tong mushroom brush. Magano. Kasi nasisimyok sa... Ito lang ha. Yan. Tip tayo sa ulo. Ay sa noo. Lulo. Kaya na naman tayo. Struggle is real na naman ah. Harangan ko na naman kayo. Dito sa sponge, okay siya. Kasi, pakonti-konti lang yung lagay niya sa mukha ko. Pakonti-konti lang. So, nabibuild ko siya. Nabibuild ko siya. Pwede ko siyang lagyan multiple times hanggang sa makontento ko sa coverage niya. Ang downfall lang dito sa sponge na ginamit ko, masyado siyang makain ng product. So, mas madami yung nasisipsip niya kaysa sa nilalagay niya sa mukha ko. Tapos dito naman sa mushroom brush, blend ko rin siya ng maayos. Ang ano lang, hindi ko siya pwedeng diinan. So kung i-blend ko siya, hindi ko siya dapat diinan. So mas mapapatagal ako. Kasi hindi ko siya didiinan, uunti-untiin ko siya. Kasi nadadrag niya yung makeup foundation sa mukha ko. So nagkakaroon ng streaks. Yung parang mga line, nagkakaroon ng linya-linya dito ah. Pero habang tumatagal naman, nabiblend ko ng maayos, tiyagaan lang. Tapos dito sa flat angled kabuki brush, pag naglagay siya makapal, ang kagandahan dito, hindi siya kumukuha ng masyadong product. Yung kinukuha niyang product, karamihan na ilalagay niya sa mukha ko. Kasi ganun yung nangyari eh. Pagkalagay mo, pak, yun agad, makapal agad siya. Tapos, so konti lang yung na-absorb niyang product. Mas madami yung nailalagay niya sa mukha. Foundation, blendable naman yan eh. So, okay lang kung masobrahan siya. Maliban na lang, kung kasi ang problema ko dito, sa Superstay, mabilis siya mag-set. So, pagka blend mo siya, kailangan mabilis ka. Pero siguro kung sa ibang foundation, okay lang siya. Kung sa ibang liquid foundation, tapos eto yung gagamitin nyo, or liquid yung gagamitin yung foundation, okay lang to. Pero pag kayo mabilis mag-set, kailangan mabilis ka din. Mabilis ka din mag-apply. Hindi ito yung dadamputin ko. Mas mag-stay ako sa sponge. So, yan. Mag-concealer tayo. Pero yeah, try natin to ha. Para lang matry, gagamitin ko tong concealer brush. Alam niyo guys, itong concealer na to, concealer brush na to, maganda lang to pang lagay, pang apply, pero hindi to maganda pang blend. Kasi parang hindi nga nabe-blend eh. Sige, ganito gawin natin. Yung kalahati, gagamitin ko pang blend itong brush. Yung kalahati, gagamitin kong pang blend yung sponge. Okay? So, tsatsagain natin siya, guys.
Tapos, doon naman tayo sa sponge sa kabilang side. So, ang nangyari, mas mabilis kong na-blend yung sa sponge. Yung excess na product na nalagay ko, nasip-sip ng sponge. So, yung naiwan lang dito, talagang tama lang. Unlike dito sa kabilang side, yung sa brush na ginamit ko, hindi niya na, yung sobrang product, nandun pa rin. Tapos, kitang-kita yung pinagdaanan ng brush. So, yeah. Pagdating sa concealer, talaga na ganyan. Hindi talaga, ewan kung di lang talaga ako marunong gumamit nito. Or talagang hindi talaga siya po pwede. Pang-apply lang talaga siya ng product, ng concealer, pero hindi siya nakaka-blend. So, try ko siya with a sponge. Linisin ko na lang yung part na to with a sponge. Doon naman tayo sa powder. Ito, fluffy. May pagka-dense. Malambot. Ito, fluffy rin. Dense siya, pero hindi siya ganun ka-dense. Pero mas malambot to kesa dito. Mas masarap tong hawakan. Oo, mas gusto ko to. Sa texture ah. So, maglagay tayo ng powder. Unahin natin tong brush. Powder brush. Sa Ultimate Beginner brush. Ang gagamitin ko ay Intuit. Madali siya nakakuha ng product. Tapos lagyan natin siya sa face ko. Ang lambot niya. Parang smooth yung yung feeling pagka nilapat mo yung brush sa balat mo. Smooth. Okay lang siya. Okay naman siya. Pang powder. Tapos itong kabila naman. Itong isa naman dito sa kabila. Ayan po. Nalagay ko na yung powder. Pareho lang naman sila. Ay, sa opinion ko ah, pareho lang sila. Mas gusto ko pa nga ito eh, dahil yung dito sa loob, talagang napapasok niya. Ayan oh. Napapasok niya yung mga gilid-gilid. Yan. Tapos, sumusunod siya sa kung ano yung curve ng mukha mo. Ito kasi, parang pagka nilagay mo siya, parang hindi niya mapasok yung sa gilid ng nose ko. Baka bago pa matapos yung video na to, nag-oil up na ako. So, mag-bake tayo, guys. Wait lang, ha. Lagyan ko lang ng powder yung mukha ko. Ay! Mali! Dapat pala nag-try din ako ng sponge. Ina-apply ko siya sa mukha kong gano'n. Ano ba yan? Ay, amo nang... Grabe ako mag-oil up, guys. Kaya huwag kayong magulat kung... Tantarin ko yan ng... foundation. So, punta tayo sa mata. Excited ako sa mata, guys. Kasi yung ginagamit ko na panglagay lang ng brush, na brush sa mata ko, yan. Mga ganito lang yung ginagamit ko sa mata ko. First time kong nagkaroon ng ganito. So, gusto ko siyang i-test. Gusto ko siyang i-try talaga. Di ba? So, tingnan natin siya. I-try natin siya, guys. So, itong part na to, outer V. Tapos, idadrag ko siya. Idadrag ko to, papasok sa may crease. Oh, di ba may QWERTY na agad siya? Parang na-blend ko kagad to. Naikalat ko kagad dito sa side na to. Nang mabilis. Tataas ko siya dito, banda. Kasi medyo mataas yung ang brow bone ko. Para maganda naman yung pagkakalapat ng eyeshadow. Oh, di ba? Para na siyang may shade. Yan. Dito, ang ginagamit ko, ito lang.
Yan. So, gamitin ulit natin yung isang side na yon dito sa kabilang side naman. Kailangan ma-achieve ko yan. Mas maano yung dito? Mas dark. Yung pagkakalagay ko, hindi ko siya ma-blend out ng maayos. Ayaw na niya mabawasan, pero pantay na ba? Hindi, no? Mas light yung dito. Dagdagan natin to. Konti-konti lang. Okay na, pwede na siya. Nagamitin ko tong isang brush, yung big brush. Kasi, nag-dark naman. Para lang mapantay ko siya. So, gagamitin ko ito. Itong sa gitna. Babalik ako dito sa small eyeshadow. Ilalagay ko siya sa my outer V ulit. Yan. Tapos, idadrag ko ulit siya sa my crease ko. Hanggang dito lang, sa may gitna lang. Ayan lang, dito lang. Kunin ko ulit itong big blender brush, no? Tanggalin natin yung dito sa may taas lang. Tapos, ganun din sa kabila, pero ito naman yung gagamitin ko. Kasi ito yung nakasanay akong gamitin eh. Ba't ganun siya sa camera? Pero sa personal, parang okay naman. Nakakaloka. Pero okay naman siya. Let's move forward. Gagamitin ko itong pink sa gitna. Lagi ko siya dito. Ipapak ko siya dito. Gagamitin ko itong eyeshadow shader brush para ipak yung kulay pink dito sa aking lid. 2 hours later. Hi guys! Welcome back! Nalobat kayo. Sinarge ko muna kayo. Pero habang sinacharge ko kayo, nag-edit-edit na ako. I-zoom out ko kayo kasi nakita ko sa cam na ang laki pala ng mukha ko. Itong side na to, ginamit ko sa kanya ito, at saka itong big brush, at saka itong small brush. Small eyeshadow brush. Tapos, dito naman sa kabila, ang ginamit ko, wala na. Yung nakasanayan ko lang na brush, yun lang yung ginamit ko. Which is, ang masasabi ko, mas magandang ipang blend ng eyeshadow, ito, itong brush niya. Ayun. So yes, ayusin natin yung kabilang side, no? Tapos dito tayo, proceed tayo dito sa ilalim ng mata ko, no? Ang gagamitin ko itong eyeshadow shader brush. Dito sa may lower lash line. Tapos tanggalin natin yung, kuha tayo ng tissue. Tanggalin natin yung excess. Tapos kunin naman natin itong pink, itong nasa gitna. Lalagay ko dito sa, mula dito sa gitna papapasok. Mula dito sa gitna papasok. Tatapusin ko lang yung mata ko. Ilalagyan ko lang ng eyeliner tsaka false eyelash. Babalik ako sa inyo later. 2,000 years later. Welcome back guys. Nakapag eyeliner na ako tsaka nakapag false eyelash na ako. Tapos nagluluha na yung mata ko guys. Ganyan talaga siya. Nagluluha talaga siya. Lalo at nag false eyelash pa ako. Balik tayo dito sa eyeshadow shader brush. Balikan natin yan. Gamitin natin itong Showheel na
Terracotta blusher. Lagyan natin dito sa may brow bone. Dito lang. Tapos, mag-contour tayo. Gamitin natin itong brush. Dito lang. Impact. Ganon. Mukha siyang pigmented, pero sa personal, hindi naman. Okay lang siya. Tapos yung natira sa brush, i-kalat ko dito sa taas. Gusto ko siya. Ang ginagamit ko dito, nakalimutan ko na naman, i-compare. Ang ginagamit ko pang contour, itong brush na to. Yan yung nakasanayan ko. Wala na, nailagay ko na. Hindi ko na makompare. Yan mo na nga. Ang ganda nito. Mas madali itong gamitin kaysa dun sa isang ginagamit ko na paddle brush. May kulay na ba ako, guys? Tapos kunin natin itong blending brush. Big blending brush. Gamitin natin siya pang contour sa ilong. Ayan, okay na. Kukulay na yung mukha ko. Mag-blush tayo. Gagamitin ko tong blush brush. Tapos, gagamit ako ng Nichido True Colors Collection Powder Blush in the shade Tomato. Tapos, gusto ko rin to. Madali siya. Ang ginagamit ko na pang ano, pang blush, eto. Yan. Hindi siya ano. Wala lang to. Nabili ko lang. Mura lang to. Lahat naman ng brush ko, mura lang. Ito lang yung pinakamahal ko na brush. Pero mura pa din siya. Tapos, mag-highlighter tayo, guys. Gamitin natin tong last, but not the least, yung fan brush. Ang ginagamit ko pang highlighter, ito. Siya. Kasi tingnan nyo, ah. Madali lang siyang ilagay dito. Dito. Dito, dito. Ayun. Pero okay lang naman to. Pwede na to. Ganda na rin siya. Pwede rin naman siya gamitin. Pero medyo nahihirapan lang ako sa kanya. Pero dito madali lang siya. O, tama na. Puro na highlights ginawa ko. Tapos, lipstick. So, ayun po. Nagamit naman po lahat ng brushes. According sa gusto ko nga siyang gamitin. Ang masasabi ko para sa brushes na to, para sa halagang 500 pesos, plus shipping fee pa, kahit na sama mo pa yon, mura pa din siya kumpara sa quality na ibinibigay niya. Or sa quality na meron siya. Nalaban ko na siya, hindi siya nag-shed katulad ng sinabi ko kanina. Matibay siya. Hindi siya katulad ng ibang brushes na isang hugasan mo lang or dalawa-tatlong hugasan mo lang, sira na. Feeling ko naman tatagal to, guys. Ang pinaka-favorite ko po sa kanya, itong blending brushes. Never pa po ako nagkaroon ng ganitong blending, eyeshadow blending brushes. So, ito po talaga yung pinaka-favorite ko. Tapos, nagustuhan ko rin po yung contour niya, yung contour brush nga nagustuhan ko, yung blush brush nagustuhan ko rin po. At saka itong powder brush po, lalong-lalo na dito sa mga gilid-gilid ng ilong ko. Yan, nagustuhan ko po talaga yan. O, diba? Dinutdot ko na naman siya sa mukha ko. Tapos, ayun po. Overall, I highly recommend these brushes para po sa mga beginners. Para po sa mga katulad ko na hindi talaga marunong mag-makeup. Or nagsisimula pa lang sa pag-makeup. Napakaganda, napakadali pong mag-makeup gamit itong mga brushes na ito. So, ayun lang po. Kung nagustuhan nyo po itong video na to at nakakuha po kayo ng konting ideas regarding po dito sa mga brushes na ito, please like,
At kung gusto niyo pa po makakita ng mga videos in the future, please subscribe. Marami pong salamat. See you again next time. Bye!